Hey guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay ano nga bang vitamins ang pwede or kailangan nating ibigay sa ating buntis na aso? So bago natin simulan, gusto ko lang sabihin sa inyo, disclaimer lang guys na hindi ako professional at mas lalong hindi ako veterinarian. Ang gusto ko lang sa video na ito ay makatulong at ma-share sa inyo yung aking mga nalalaman. Like a Hellcat! Guys, vitamins ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating maibigay or dapat nating maisupply sa ating buntis na aso. Para sa ganon, maganda yung pagka-develop ng puppy sa loob ng womb o sinapupunan ng ating buntis na aso or ng ating female dog. Video na ito, ituturo ko sa inyo kung ilang dosage ba ng gamot ang ibibigay natin sa ating mga alagang aso at kung kailan natin sisimulan silang bigyan ng vitamins. Vitamins number 1. Dahil nga buntis ang ating mga alagang aso, kailangan nila or kailangan nilang magkaroon nitong vitamins plus minerals or puppy OB syrup. Yan, ito yung package niya. Ito yung benefits. At ito yung dosage. Buksan natin. Babalik ko na ulit. So, nabili ko ang vitamins na ito sa halagang 200 pesos. Guys, huwag kayo mag-expect na 200 pesos rin yung mabibili nyo or yung price ng vitamins. Kasi iba't iba tayo ng lugar at iba't iba rin ang store na mabibilhan natin. So, hindi natin ma-assure na 200 pesos rin yung price na mabibili ninyo. Nabili ko to sa palengke. So, meron ito sa palengke, vet clinic, vet store. Meron din ito sa Shopee at Lazada. So, guys, tip ko lang na bago kayo bumili ng vitamins, ay i-check nyo muna yung expiration date para sa ganon, hindi maging delikado or maging harm sa inyong buntis na aso. Lalo na't merong puppy sa loob ng tummy niya. Ganun naman sa lahat ng gamot, kahit sa tao, kailangan muna natin i-check yung expiration date bago natin ito bilhin. Or kung order naman kayo sa Lazada ay make assure na bago nyo tanggapin yung vitamins ay make sure nyo muna na check nyo yung expiration date. So itong puppy OB syrup na ito, kailan ko to binibigay sa aking alagang aso? Binibigay ko ang puppy OB syrup na ito tuwing umaga. Every morning nyo siyang ibigay para maganda yung effect ng vitamins na ito. Kasi ganun yung ginagawa ko every morning. Kailan dapat natin bigyan nitong puppy OB syrup ang ating mga female dog? So binibigyan ko or sinisimulan kong bigyan ang aking female dog nitong vitamins na ito after last tad, doon sa huling baba, binibigyan ko na agad kasi mas maaga, mas maganda ang effect. Napakalaking tulong ng vitamins na ito kasi yung mga tuta ko kapag lumabas, talagang healthy. Hindi ako namamatayan. Siguro dahil na rin dito sa vitamins na ito kasi nabigyan habang nasa loob pa lang ng tummy yung puppy or habang dine-develop pa lang sila or on process pa lang yung kanilang pag-develop, ay meron na agad silang supply ng vitamins sa kanilang katawan. So, napakalaking tulong nito. Hindi ako namamatayan, lahat sila buhay. So, nagpapasalamat din ako kasi palagi akong nabubuhayan at hindi pa ako namamatayan ng puppy. Sa dosage naman, so ituturo ko na sa inyo. Vitamins plus minerals, puppy OB syrup. Hanapin natin yung dosage. Yan. Focus lang natin. Dosage and administration. Hanapin natin yung dogs. Ito. 4 small breed, 3 ml. 4 medium breed, 4 ml. 4 large breed, 5 ml. So, dadako naman tayo sa pangalawang vitamins. Vitamins number 2. Itong multivitamins plus minerals or puppy MVP
multivitamin syrup. So yan. Ito yung kanyang package. Ito yung dosage. At ito yung benefits. So yan. Ito yung kanyang package. So bago kayo bumili, i-check nyo rin muna yung kung may sticker dito sa taas na hindi pa to nabubuksan. Ito yung refuse if logo is broken. Kailangan hindi to broken. Kailangan buo pa rin yung sticker kapag binili nyo. Tanggalin lang natin. Bago pa. Take note guys, shake well bago nyo ibigay sa inyong buntis na aso. Dahil na-stuck tong nang matagal, mas maganda na na-shake well natin siya para yung mga ingredient ng vitamins is maglahok-lahok ulit. Mapapansin nyo na bago yung mga vitamins kong binili or pinakita sa inyo kasi naubos na yung mga dating vitamins nila. Yan, ubos na yan. Kaya bumili ako ng panibago. Nabili ko ang vitamins na ito sa halagang 125 pesos. So yon, take note ulit guys na hindi pare-pareho yung price ng vitamins na ito. Depende pa rin sa store kasi nung last time na bumili ako sa palengke, 200 pesos or 220 pesos yata yon. So nag-canvas ako, nakakita ko ng mas mura. Ito yung sa City Mart. Meron ito sa palengke. Meron din ito sa Vet Clinic, Vet Store, at Lazada at Shopee rin. Meron din ito. Binibigay ko itong Puppy MVP every night sa aking buntis na aso. Kasi every morning na tong Puppy OB, so itong Puppy MVP tuwing gabi, hindi ko sila pinagsasabay. Malaking tulong din itong Puppy MVP para maging mas maganda ang pag-develop dun sa puppy sa loob ng womb ng mother dog. Dadako naman tayo sa dosage. Tara, samahan nyo ako. Multivitamins plus minerals Puppy MVP. Punta tayo sa dosage and administration. Hanapin natin yon. For dogs maintenance. Dahil buntis yung ating alagang aso, dito tayo sa adult dog. 3 to 5 ml. So, igagaya lang natin doon sa puppy OB na for small breed, 3 ml. For medium breed, 4 ml. For large breed, 5 ml. So guys, papainumin na natin ng vitamins ang aking alagang aso. So, ito yung aking alagang Shih Tzu na si Gypsy. 51 days na siyang pregnant. So, ito muna yung ipapainom ko. Sabi ko nga dun sa una kong sinabi, ay itong Puppy OB syrup ay sa umaga. Ito namang multivitamins na Puppy MVP sa gabi. So, dahil small breed si Gypsy, 3 ml lang yung ibibigay ko sa kanya. Palugin muna natin. Yan, 3 ml yung bibigay natin. So yun, ayos na. Nabigyan na natin siya ng vitamin. So mamaya na ulit gabi. Guys, I recommend na itong dalawang vitamins na ito ang ibigay nyo sa inyong mga alagang aso. So, hindi ako sponsored ng mga vitamins na ito. Talagang gusto ko lang sa video na ito is matulungan kayo para sa ganun, maging healthy yung inyong mother dog at maging healthy yung mga puppy sa loob ng womb ng ating female dog. Kasi mas maganda na bilhan nyo na agad sila ng vitamins once na na-start. Kasi
habang nalaki yung puppy, syempre kailangan nyo ng vitamins habang nasa sinapupunan pa lang sila. Kailangan nila ng support, another support para sa atin para maging maganda yung develop nga. Para hindi sila sakitin pag lumabas, para hindi sila may diferensya pag labas. Mas maganda na yung maging maagap na tayo. Bilhan na agad natin sir, or painumin natin sila nitong vitamins. Kailangan lang natin ng tiyaga kapag magpapainom ng vitamins. Ito sa umaga, ito naman sa gabi. So, kailangan lang talaga ng tiyaga para sa ganun, hindi ka magsisi sa huli. Kasi, mahirap magsisi sa huli. Ay, bakit sakitin yung tuta ko? Bakit namatay yung tuta ko paglabas sa tummy ng kanyang mother dog? Para hindi ka mamatayan din, I recommend na bigyan mo talaga ng vitamins ang iyong alagang aso para walang pagsisisi sa huli at para mag-i-enjoy mo yung pag-aalaga mo sa iyong puppy. Kasi sobrang sarap sa feeling ng may puppy ka na inaalagaan. Ang sarap sa feeling na hindi ka namamatay ng puppy. Ang sarap sa feeling na hindi nagkakasakit ang puppy mo. Kasi nabigyan mo na agad ng maagang protection para sa kanilang future. Mas maganda na bigyan natin ng vitamins ang ating mga alagang aso pagkatapos nila kumain. So yun lang guys, kung may natutunan kayo ay just subscribe naman kayo and like. And i-click mo na yung notification bell para palagi kang updated sa aking every upload. At i-comment mo na rin yung requested video mo para sa ganun magawa natin ng video. Yun. At samahan nyo ako sa journey ni Gypsy simula sa paglabas ng kanyang puppy hanggang sa lumaki ang mga ito. So yun lang guys, maraming salamat.